welcome or welcome back again to my channel! Okay, so for today's vlog, naisip ko lang na magmukbang, pero yung mukbang na to may sense naman. No, no, kasi pag-uusapan natin yung aking ukay business. And since demand ngayon, si mama nasa likod. Since demand ngayon, ang ukay business, pag-uusapan natin siya. Kasi sakto lang na bumili kami ng Jollibee. Ang ingay ng kapitbahay, no? Okay, may ingay ang kapitbahay kasi may ginagawa. So, nagpupukpuk doon. Pasensya na doon, ha? Okay. So, ito yung mga nabili ko. Pakita ko muna sa inyo. Ang bango, mainit-init pa. 6 pieces na bakat ng Chicken Joy. At bagong packaging ngayon ng Chicken Joy, oh. Diba, bongga? Tapos, bumili ako ng Jolly Hot Dog, Jolly Spaghetti, Fries, tapos sundae na chocolate, and burger, tapos peach mango pie. Ayan. So, syempre, hindi ko naman maubos yung bucket na to, no? Gusto ko lang din na habang kumakain ako, mayroon namang sense yung sinasabi ko at yung vlog na to, no? Okay. So, hindi ko alam kung anong unahin ko. May pinggan ako dito. Girls cut tayo. At, ewan ko kung nakikita nyo yung baba. Kasi medyo hirap ako manap ng angulo. Pero okay na yan. And, nandito din yung asa ko. Kanina pa niya naaamoy yung Jollibee. Okay, so, habang magsasalita ako, syempre kakain tayo, no? Ano ba yung unahin ko? Chicken na lang siya. Okay, so let's start! So, if you want to see what is in this video, just keep on watching! Hindi ako magkakanin para di ako agad mabusog. Trivia lang guys, hindi masarap ang Jollibee fries kapag malamig na. Medyo malamig na siya. Okay. Hop. Alam niyo guys, dati nakakapag-Jollibee lang kami. Mga bata kami kapag graduation, birthday, ganyan, honor ka, ganyan. Pero ngayon, di ba, laki na ako, nakakapag-Jollibee na ako, anytime, gusto ko pag nag-crave ako. Di ba? O kaya pag nagsisimba kami ng mga bata kami, pag Linggo, nag-Jollibee kami after ng simba. Kaya lagi ako sumasama. Siyempre, bata pa ako. Di ba? So, ayun guys, no? As you can see sa title, makikita nyo na dati, yes, totoo yun, retailer po ako dati ng mga damit. At, there's more. Yung mga damit na binibenta ko dati ay sarili ko pong damit. Pre-love, own pre-love ko po. Yung mga damit na hindi nakasya sa akin, yung mga damit na hindi ko nabet ang itsura, ganyan. Meron pa nga akong binenta mga damit, kakabili ko. Bagong bili lang, di ko pa na nasuot. Tapos nakalitan ko na. So yun yung mga una kong binibenta noon. At pinipicturean ko yun, tapos pinapamine-mine ko sa wall ko sa FB. Yun yung ginagawa ko noon. Tapos, wait lang. Nung nagpo-post ako sa FB, high school pa lang ako noon. High school ako nung start. Nagpo-post ako sa FB, talagang wala ganong minors, ganun, mga own-pre-love. Siyempre, own-pre-love mo yun, tapos yung iba branded. Kaya medyo pricey, minsan nagre-range ng 80 to 150. Tapos yung mga maninipis na damit, yung parang crop top na kinipis na bitin, 50 pesos, ganun. Ganun ko siya binibenta before. Tapos, naluluso na yung ice cream. Tapos, ayun, hanggang sa mahirap din yung ganon, tuwing Sabado at Linggo, halos madalas ako nagpipicture ng ganon. Ang hirap, minsan sa isang collection, ang nabibenta ko lang dalawa, ganyan. Tapos tigsisikwento pa yung nabili.
So, sobrang hirap. Kaya, tapos nag-aaral ako, kaya ang hirap pagsabayin. Tapos, hindi ko pa alam yung ukay-ukay at hindi ko pa alam na ang ukay pala ay nabibili ng bulto-bulto o ng nakasako. Wala akong alam na ganun pala yung ukay, bale-bale, kung tawagin. Nabibili pala siya ng ganun. So, ideally, wala talaga akong idea. So, ayan, hanggang nagtagal, napatuloy ako. And, wala din naman ako magandang nagiging kita kasi nga since own per love siya. Tapos, naging afternoon, tinigilan ko na kasi nakakapagod. Tapos wala naman kasi ako, hindi naman every week kailangan magbuhos ako ng mga damit sa ano ko kahit kasya pa sa akin. Siyempre, hindi ganun. So, tinigilan ko na siya. Afternoon, ang ginawa ko, uso sa online dati, yung mga reseller ka, magre-reseller ka sa isang warehouse. Tapos, yung uso dati ay yung mga in na product from Divisoria, yung mga ganon, yung mga massager, ganyan, ano pa ba, yung mga, basta yung mga gamit na nabibili sa Divisoria na mura. So, nagganon din ako, nagreseller din ako. Kasi may friend ako, every Monday to Saturday, ang sipag niya mag-post araw-araw, nagpo-post siya, tapos siya yung lumuluwas every Linggo, yung Sabado yung cut-off, Linggo, luluwas siya ng Divisoria, bibili niya yung mga orders niya, ganon. So, nagtry din ako ng ganon. Okay naman, no? Orderan naman ako. Kaya lang lugi ka pa rin minsan sa pamasahe. Tapos nakakahilo, ikutin mo kasi wala pa akong idea kung saan talaga yung mga warehouse-warehouse na direct na mura sa Divisoria. So, nakakagutom yun, nakakapagod, ikot ka ng ikot. So, ang ginawa ko, nag-reseller na lang ako. Hindi pa ako babiyahe, magpapatong lang ako, post lang ako ng post. Kaya lang kasi nun, parang nahihiya ako na mag-post sa personal FB ko. So, gumawa pa ako ng another FB, yung selling FB account. Kasi parang nakakahiya na magpo-post ako ganyan. Ganun dati yung mindset ko. Pero ngayon, hindi na ganun. Okay. Lang. Itang guys, nalulusaw yung ice cream. Sarap. Ano ba, baby? Bawal sa'yo. Okay, so going back. So yun, diba? Nahihiyang ako mag-post sa FB ko. So gumawa ng personal FB account. Kaya lang ang hirap, kapag bago yung FB mo, mag-a-add ka pa ng mga friend. Tapos compare sa personal FB mo, dami mo ng friend. Tapos plus, kilala ka na ikaw yun. So, kilala na legit ka. So, medyo nahirapan din ako sa part na yan. Months ang lumipas, tinigilan ko na rin. Kasi ang hirap talaga maghanap ng patok ng negosyo. Then, fast forward. Pandemic comes. So, nag-pandemic. So, dun ko nakilala yung ukay bales. Dun ko din nakilala yung naging supplier ko ng ukay-ukay bales. So, nakita ko sa FB, usong-uso yung mga live streaming. Ganyan. So, uso siya. So, saan kaya nila kung kinukuha yung mga items na tinitinda nila, nilalive nila. Tapos, nagawa ko ng Shopee account. Okay, nagawa ko ng Shopee account. Tapos, doon ko sana balak mag-live. Kasi, yung kung ano yung ako sa FB. So, doon ako nagla-live. Sa FB, hindi ako nagla-live doon kasi naiyang ako. Kasi, ang dami kong friends doon. Plus, sabayan mo pa, naging student leader ako. Naging council ako sa engineering department. So, ang dami kong friend doon. Tapos, naiya ako mag-live. Sasalita ako sa harap nila. Parang tanga, wala namang kausap. Ganun. Feeling ko lang yun na. Pero, syempre, sa akin lang yun sa pananaw ko lang. Hindi po sa inyong mga nag-live selling. Ganun lang kasi yung ano ko, self-esteem ko. Then, right after that, doon ako sa Shopee hanggang sa ang nilalive ko doon, mga personal na damit ko pa rin. Kasi tumaba nga ako ng pandemic, so naganap ako ng mga damit-damit. Damit nila mama, damit ng kapatid ko na hindi na kasya, pinapabenta nila. So, ang galing. Nung unang live ko sa Shopee, wow, ang galing. Talagang may mga miners pala talaga ng Shopee. Kapag nagla-live ka sa Shopee, nakikita ka ng maraming Shopee users, tapos nag-follow sila sa iyo. Pinag-aralan ko din muna yung Shopee Live, tapos pinag-aralan ko rin yung mundo ng Shopee na kailangan may bank account ka, ganyan. Siguro ituturo ko na lang sa inyo if ever interested ka. Kasi nagamay ko na talaga yung sa Shopee.
Yun. And then, yun na yung nag-start yun, nag-live ako. Tapos, until meron akong search, direct supplier ng mga damit, RTW. Minsan napunta pa ako sa Taytay, doon daw mura yung mga damit. Ganon pa yung peg ng binibenta ko, hindi pa ukay-ukay. So, ganon siya. Tapos, until ukay bill supplier. Tapos, nakita ko, sako-sako, bulto-bulto na bundle na nakasil. Tapos, binasa ko yung rules nung shop na yon, tapos ukay guidelines. Basa muna bago ka pumasok, bawal sa mga tawag dito, bawal sa first timer na talak lang ang alam. Just discarded tiyaga is the key, ganyan. Hanggang mahaba yun nabasa ko. And then, I try to chat them, price list. Kasi yung mga comment doon sa boost post niya is puro price list yung nakalagay. Tapos yun na, tinignan ko, tapos nakita ko, in-explore ko yung FB niya, may mga feedback, ganyan na, hindi daw lagi maganda naman ang bulto kasi ukay-ukay, galing sa ibang bansa, ganyan, ganern. Tapos yun, so tinry ko siya, kasi nung time na nagsashopee ako, meron na akong mga konting-konting mga nakikita, ganyan, kasi nga, wala naman ako nilabas sa puhunan doon, puro mga personal na damit ko lang, tapos yun. Tapos, inopen ko din sa family ko na ganyan, na parang maganda yun, patok siya. So, they support me naman, which is I'm super lucky sa part na yun, na sinuportahan nila ko, mama, papa, kapatid ko, ate ko, especially na nasa Japan. Yun, sinuport nila ako. And then, dun ako nag-fast forward, nag-try at nag-attempt ako bumili ng isang ukay-ukay bills. Ito yung itsura ng ukay bills na unang binili ko. Eh, to be exact, Korean Tees Class AB. Nakalimutan ko na yung code, pero Class AB yung binili ko. And then, ang nangyari, di ba Class AB nga yung binili ko? Yun. Wait. Masarap yung fries kapag sinasos sa sundae. Never ako nag-try ng ketchup ng Jollibee na sinawsaw sa fries. Puro ice cream. Share ko lang. Okay guys, so going back sa kwento ko, yun nga, no. So, Korean Tees Class AB yung binili ko. Ang naging laman halos daw nun, estimated lang, kasi hindi, factory sealed nga siya pag bibili kayo ng bulto. So, kahit yung supplier, hindi nga alam kung ilan yung laman, estimated lang lagi at bumibase siya sa mga feedback. Ang naging laman, estimated daw 300 pieces more or less. Tapos yun, naging laman yung sa akin parang nasa 280 pieces. Ang daming laman. And pag Korean Tees AB, bibigyan ko na kayo ng trivia. Pag Korean Tees AB ay, ang packing niya may mga sandong hollow, oversized na t-shirt. Pero basta ang laman ng Korean Tees AB laging pambabahe ng mga damit. Okay? May mga oversized, may mga hoodie shirt, may mga kung ano-ano. Yun, mga bralettes and everything. Ang ginawa ko, nilive ko yun, sinipag kong nilive sa Shopee, pero sinort ko muna kung by prices. Halimbawa, yung Sando, 3 for 100, yung magagandang branded. Minsan may nahalo kasing branded pag Class AB. So yun, ang ganda nung una kong bili kasi walang tapon, walang sira, walang ganong may mancha. So ang ginawa ko, yun, nilaban ko. Nilaban ko yung magaganda, yung pangbentang 150, at yun ang pinupost ko, collection, every Saturday yato or Sunday sa FB selling account ko or FB page. Tapos yung pinanglalive ko, yung mga bargain na mura. So yun, talaga nung nilive ko, yung first live ko sa Shopee na pale yung tinda ko or ukay. Talagang nag-boom siya. As in, nagkaroon ako ng likes na halos 1,000 mahigit na likes. Tapos comments ang dami. Views ko umabot ng 5,000 to 7,000 views. Tapos ang hirap lang sa live, kakain ka ng maraming oras sa live. So, ang galing talaga, talagang. Tapos lahat, ito pa yung isang maganda, lahat nung nag-mine dun sa Shopee live ko, walang bogus. Talagang after, yung ang rules ko, after live, check out agad, message nyo agad ako. And ibibigay ko sa inyo yung link ng item na pag-check outan nila sa Shopee account ko. As in, wow. As in, ito yung mga proof ko. Ayan, nagpapak ako. Ayan, di ba? Ang dami. Ayan sa screen. Ayan siya, ang dami niya. Tapos, ubos oras, pero tinutulungan ako ng mama ko mag-pack. Siya yung nagtitiklop ng maayos para malagay sa pouch. Ganon.
para malagay sa pouch yun. Si mama yung nagpapaliit ng mga damit. Yung naranasan ko, 25 to 27 pieces sa isang tao lang. Talagang pinagkasya namin sa pinakamalaking pouch ng JNT. JNT po pala yung carrier ko noon. Super ganda naging, ganda nang naging takbo ng business ko sa Shopee. With the partnership of Shopee also and JNT, as in super B talaga kasi naging ka-close ko pa yung nagpipick up ng mga parcel ko. And lagi niya ako sinusupplyan ng mga pouches, tapes and everything. Until nakaubos ako, kung hindi kayo maniniwala, halos isang linggo ko lang yun naubos sa live pa lang. Ang laki ng kinita ko. At by the way guys, no, 3,500 yung naging Katie's AB bill ko. Bill pa lang yun, plus shipping. If I'm not mistaken, 400 to 500 yung shipping or 700. So, pagpalagay na natin 3,500 plus 700 na lang. So, 4,200 total na naging expenses ko na nilabas na puhunan ko with the help of my mom, yung konting ipon ko, and everything. As in, wow talaga na. 4,200 ko, ang naging balik halos 14,000. Can you imagine that? Ang laki, may pera talaga sa ukay. Until, yun na, bumili yung pangalawang attempt ko ng ukay bills, yung 90 kilogram na Korean Tees Class AB pa rin, as in orange sack siya, eto siya. Sobrang daming laman niya, nasa 500 pieces more or less. And, binili ko siya, tapos yung natira, tinabi ko, yung natirang money ko, tinabi ko, hanggang sa yun na, nilive ko ulit, ganun pa rin yung flow, nilive ko, halos 3 weeks or 2 weeks kung naubos yung Korean Tees AB, tapos halos dumadami na din yung followers ko kasabay ng pag-boom ng Shopee live ko, dumadami na din followers ko sa Shopee, and then, yun, wala pa rin bogus, tapos yung 90 kilogram na Korean Tees AB ko, sa pagla-live ko, dun ko na rin na-discover yung pag-prepare pack ng ukay bundle. Yun yung tawag doon. Pre-pack, which is 1,000 pesos pataas yung budget hanggang 1,500 lang to 2,000 yung budget. Kasi wala halos nabibili na Korean bill na worth 1,000 to 2,000. Bundle lang yung mau-offer sa'yo pag Korean bills. Manapa kung Japan bills, may mga mura na 1,500 na bill, pero it's Japan bill. Pero sa Korean, wala pa akong masyadong naririnig na 1,000 may bill ka na ng Korean bills, okay? So, yun. Nag-offer daw ba ako ng prepack? So, pinag-aralan ko si Trish ko, ano ba yung prepack? So, yun pala. Sumali din ako sa mga group ng mga ukay-ukay. Yun pala, yung prepack is parang tatapatan mo yung 1,000 budget niya kasi magsisimula din yung kapwa mo bumibili sa'yo kasi wala siyang malaking puhunan. So, yun. Ang ginawa ko, 50 pieces na Korean Tees galing sa Korean Tees bill, halo-halo na yun. May sando, may oversized shirt, may dress, ganyan. May tees, 1,000 yun. So yun, chineck out niya sa Shopee hanggang doon na, mas lalong lumakas ako kasi every proof of shipping ko ng mga prepack, ng mga JNT pouches ko, pinopost ko din sa FB page ko. Hanggang sa nagkakaroon na rin ng mga likers and followers sa FB page ko. Hanggang nag-grow na siya, step-by-step process. Kasi, lahat po ng negosyo, step-by-step. Walang negosyo na nagsisimula sa malaki agad. Kailangan dadaan ka sa papaliit hanggang papalaki, hanggang sa ma-achieve mo yung pinaka-goals mo. At mapayaman mo at mapayabo mo yung negosyo na simulan mo. And then, yun. Lagi ako proof of shipping, ganyan, ng ukay bills na nakaprepack. And then, yun na, fast forward, naubos ko na yung 90 kilogram na yon. And then, yun na, nakaipon na ako. Ang laki na nang naipon ko. Okay, nakalimutan ko na yung exact. Pero ang laki na nang nakinita ko. Kaya, ang ginawa ko, yung kinita ko na yon, nakabili siya ng 7 bills. If I'm not mistaken, 7 bills na ukay. So, dun ako nag-start magkaroon ng parang mini bodega. But mini bodega is just like maganda na lagyan mo yung sarili mo ng meron kang mini bodega kung meron kang on-hand na bills. Ang ginawa ko, yun nga, diba, maganda kasi kung
tatawagin mo yung business mo na may mini bodega ka kung meron kang on-hand deals. So, ganun yung ginawa ko. Ang pangit kasi pag nakikibodega ka lang, nag-grab photo ka lang. Yun, hanggang doon ako nagsimula. 7 to 10 bills natin yung nabili ko. And nag-walk-in pa ako doon sa supplier na yun. So, yun. Ang mura nung naging kuha ko sa kanya. And then, right after that, nakilala na din ako. Kasi ginagamit ko na yung personal FB ko sa pag-share. Gamit yung FB page ko, yung post. Sinishare ko sa FB ko, personal FB ko, yung mga nakapost sa aking FB page. And then, right there, nabilan ako ng buy bills. Hanggang sa nabilan na ako, Korean TSAB, hinati ko yung 10 bills na nabili ko or 7 bills na nabili ko ng mga in-law, Korean TSAB, then yung skirt, ganyan, ganyan dress. So, yun na, hanggang sa nabilan ako, naubos yung 10 bulto, hanggang sa lumaki ng lumaki, hanggang right now, nakapag purchase na ako ng light truck load. Light truck load is naka L3 lang siya. And ang nilalaman ng L3 kadalasan, 30 to 40 bales lang ang kaya. Kasi medyo mabigat na siya. So yun, yun na, yun na. Yun na yung mga light truck load ko. Ang dami. Marami ko naging light truck load. Ayan. Ang dami. Tapos, hanggang sa mas nakilala pa ako, dumami na yung page ko, nagpapag-giveaway ako sa page ko. Isang paraan din yan para dumami likers and followers, viewers ng page mo. Hanggang sa nakapag-truckload na ako. Yan yung pinaka-super saya sa buhay ko na sa part ng pagnenegosyo, nakapag-truckload ako. As in, golden sa amin yun ng mga ukayera na makapag-truckload ka. Ito yung truckload ko. Suddenly, hindi ako nakapag-picture ng ako kasi gabi na siya dumating and yung gabi na siya dumating eh and then yung pinaabang ko, nag-abang na lang doon yung mga katuwang ko sa negosyo ko. Ayan, tapos pinicturean na lang nila. Ang nagiging laman ng isang truckload ay 50 to 150 bills at depende pa sa wheeler ng truck yun. So yun, as in, can you imagine that na kaya ko pala yun. At the age of 21, by the way, I'm 21 years old. And next naman is, kukwento ko naman sa inyo kung paano naman ako nakahanap ng pwesto. Usap ko na pala spaghetti. Hindi na sumukbang. Daldal na to. Mango pa, hindi ako sanay nang hindi na mainit sa loob. So, feeling ko din na tumainit. Bago na rin packaging niya. Masarap pa rin. Guys, mayroon pa akong Jolly Hotdog and Burger pero busog na ako. Hindi ko pa maubos yung eto, spaghetti. Partida, chicken pa lang at first kinakain ko at wala pang kain. Okay, so going back. So, paano naman ako nagkaroon ng bodega or space mismo na pinaglalagyan ng halos 50 bills pataas sa akin, no? Sa sarili ko. So, yung 7 to 10 bills na ginawa kong pang mini bodega, dinarancho ko muna yun sa bahay namin. Kasi yes, hindi ko pa afford na makapagpatayo ng bodega talaga. At hindi ko alam kung saan ako alam ng lupa na pagtatayuan dahil wala naman kaming space dito sa bahay na pwedeng pagtayuan ng mini bodega na bodega talaga. So yun. Tapos, I have my friend na super special sa akin. Tinulungan niya ako na magkaroon ng space and ang laki ng bahay nila. So, doon na, ang laki ng space sa bahay nila and may dati silang tindahan na hindi na nila binubuksan. So, yun yung naging space namin. And ito yung itsura niya. Ayan. Actually, hindi siya ganyan. So, nirenovate pa siya. Pinalagyan pa namin ng roll-up kasi dream ko talaga na magkaroon ng sariling bodega. So, ginagaya ko, naganap ako sa online ng bodega. Ginaya ko yung mga style nila na may roll up sa harap. Pero since mini maximize lang yung pwesto, maliit lang.
pwede na, pwede naman uupa ako. So, ganyan yung itsura niya. Yan, may roll up, tapos pinalagyan ko ng mini door, mini sliding door, parang doon nagbubayad, di ba? So, eto na exactly yung buong naging itsura after malagyan ng roll up, mga sliding door. Pero hindi ko na kasi napicturean kung ano yung itsura niya before. Yun. And then right after that, naging business partner na rin kami para mas dumami pa yung laman ng itatrack load namin. Yan, nagkaroon na rin ako ng business partner. And fair kami sa puhunan na nilabas namin. And syempre, bago ko i-desisyon yun, syempre, hindi naman pa ako dependent, nakadepende pa rin ako sa mga magulang ko. So, nagpaalam din ako sa kanila na doon ako pupwesto, ganyan, and safe doon, wala na mga berya. And both kami, nagpaalam sa pamilya namin na magne-negosyo kami. And every morning, ay pupunta ako doon, every other day, araw-araw, pupunta ako doon. And then yun na, as in, go with the flow lang kami hanggang sa nakikilala na kami. And yun, yun na, yun na. And this, nakalala na kami. Katuwang kami about riders. Siya, umi-extra siya ng pag-deliver since may motor siya. Kapag malayong biyahe, like Manila, Luzon area na malayo, meron kami nakuhang rider na super tapat din sa amin. And yung pricing ng rates sa shipping fee, yung rider yung nagde-desisyon. Wala kaming alam doon, labas kami. And then, kinakalculate nila sa layo ng panggagalingan nila. And then, kapag na-close yung deal with the shipping fee and with the bills, gora na. So, ayan yung mga proof ko ng shipping ng bills. Kung dati, ang mga pinopost ko lang na proof of shipping is bundle-bundle na pre-pack at naka-GNT pouch. Ngayon, ayan. Meron na akong bus shipping, na-try ko na siya, nakakapagpa-cargo ako, riders, outside Luzon, Manila, and everything. So, yan, di ba, ang dami dyan sa screen, di ba? And then, ayun, I'm so happy that napabloom ko yung business na sinimulan ko. And up to now, I did not giving up na, hindi ako nag-give up. Talagang negosyo, minsan matuman, minsan hindi. Pero don't give up. Kasi nasimulan mo na eh, di ba? Ang laki na nung naging progress ko. From retailer, now supplier na ako. And then, yung rates ng bill ko is ka-rates lang ng mga big time na supplier talaga na super kilala. Pero ako masasabi ko, hindi reseller price yung presyo ko talaga. Same price lang sa mga big time na kilalang nag-uukay bills. So, yun yung pinaka-goal ko right now to achieve higher sa dream ko. Tips ko, siguro, marami pa akong kwento pero pinas-forward ko na. Kasi yung pinaka-gusto ko lang i-share is if how I started. So, di ba? Tips, papaliit, papalaki. So, yun yung sinasabi ko eh. Kapag nakakaranas ka ng maraming benta, lagi mo lang itapak yung paa mo sa lupa. Every step na papasukin mo, lagi mong isama si Lord. Kasi ganun ako. Ganun ako. Pasensya na maingi talaga. Ayun, lagi mong isama si Lord sa ginagawa mong desisyon sa buhay mo, sa negosyo mo man, sa love life, and everything na magiging desisyon mo sa buhay mo. And then, ang masasabi ko na napunder ko na sa Ukay Business, madami na ako nabili. Makabili lang ako ng sarili kong bagay sa sarili kong pinaghirapan. Eh, super satisfied na ako. What if pa kung makaipon ako from house, ganyan, house and land, cars, dreams sa mga magulang ko. So, yun yung isa sa mga target ko. After this na nangyari ngayong 2020, mas papalakasin ko pa yung negosyo ko sa parating na bagong taon na 2021. So, stay tuned. And i-follow ay in-like nyo na din yung page ko. Sa FB page ko and Shopee account ko. Ayan siya. Ayan. Ito yung FB page ko. Ito yung Shopee account ko. And ililink ko na din sa baba, sa description box. And then, meron din akong videos if how I started sa retail ko at kung paano din ako nag-ideas para sa mga nagre-retail lang din. Meron ako dyan. Lagay ko na lang dyan sa suggestion para if ever you want it, panoorin nyo para makuha din kayo ng konting tips lang din doon if bet nyo yung ganong ginagawa ko
na step by step kapag nagbukas ng bill. And then, yun. Yun lang. And nakakatuwa, diba? Kasi from at the age of 21, hindi ko ma-imagine na, diba, iba yung generation natin yun. Parang shopping all the time, relax, babad sa internet. Pero ako, bumababad ako sa internet with a purpose. And then, ayun, at the age of 21, I got this. Wow, nakaya ko with the help of my family, with the help of my super friends, my super close friends, my family, relatives, and everything. So yun. And then, what else? Nabusog ako, kaya medyo ganito na yung pasto ko. And then, what else? Yun, yun lang. Kaya sa mga nag-retail dyan, advice ko, huwag niyong pwersahin yung sarili niyo na bumili ng ganito. Mahirap daw kasi kapag pinwersahin, mamalasin daw sa packing ng mga bonus bills. Magtsaga muna tayo sa mga old perlap natin. Until, ayun, hindi ko sinasuggest na sa Shopee lang kayo mag-live. Mag-live din kayo sa FB. Kasi kung hindi ko naman kayo kagaya na yung self-esteem, napakahina na self-esteem, go, mag-live kayo sa FB. Kasi natry ko na din mag-live sa FB. Hindi ko lang pala nasabi, pero finis ko yung fear ko na huwag mag-live sa FB. Pero nag-live din ako habang tumatagal. Ayun, tapos, what else? Okay, so, siguro bibigyan ko na lang din ng another series ng Ukay. Usapang Ukay, itong vlog ko. Pero yun yung naging journey ko of how I started to become a retailer and now a supplier. Yun lang. And then, yun lang yung mga advice ko. Ayun, huwag kayong mahiya. Be humble. Lagi nyo ipag-pray din yung papasukan nyo. And yun lang, kahit ganong kadami nahawakan ng pera sa business, stay humble. Kung kayang tumulong, tumulong. And yun lang. That's all. Gustong Jolly Hotdog and Burger ko and then the spaghetti and the peach mango pie. Pero ito pa yung bucket ng Chicken Joy. But I'll be eating later. Siguro mamayang gabi with the rice. And that's all for today's vlog. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Then always be kind. Bye-bye!